Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkot. Kasama ni Linette. Andito si Linette? May kailangan ka malaman. Maligayang pagbabalik muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Dumating nga itong si Michael dito nga sa medical mission kung saan ay nakita at naabutan niya na magkayakap nga itong si Linette at dito namang si Dr. Tanyag. Dahil pinapakalma nga ni Dr. Tanyag itong ang si Linette at hindi naman maiwasan na mapayakap nga itong si Linette dito naman kay Dr. Tanyag dahil sa kanyang pag-alala dito nga sa kanyang anak. At sinabi nga dito ni Dr. Tanyag na humingi nga ito ng tawad dahil kasalanan niya nga ito na kung bakit pinagsama niya nga itong si Zoe at itong si Annalyn sa kagustuhan niya na magkasundo nga daw itong dalawa. Kaya dito naman humupa ang pag-alala nga dito ni Linette at niyakap nga itong si Dr. Tanyag. Samantala, puno na nga ng galit ito nga ang puso ngayon ni Michael at pursigido na nga na sabihin niya daw dito nga kay Moira ang katotohanan dahil sila naman daw ang nag-uumpisa ng gulo na ito. At dahil dyan, madagdagan nga ang kaguluhan na ihahatid nga dito ni Michael at sasabihin niya nga dito kay Moira na itong si Annalyn ay ang anak nito at itong si Linette ay si Tisay. Dahil dito, kinagulat din ni Moira na kung bakit nang dito daw itong si Linette at magkasama pa itong si Dr. Tanyag. Kaya naman, dito na yan mag-uumpisa ang mga revelasyon dito nga kay Moira dahil tinawagan niya nga itong investigador at hindi pa daw siya tapos na mag-imbestiga dahil kapag nahuli daw niya kung sino nga itong babae ni Dr. Tanyag ay tiyak may kalalagyan nga daw itong sa kanya. Samantala, tagumpay nga itong pag-uumpisa dito ni Dr. Santos dito naman sa ama ni Lisa at kapatid ni Oscar. At dahil dito, nakuha na nga niya lahat-lahat ng bala sa loob. At dito naman na sinabi ni Annalyn Santos sa kaanak nga ng biktima na delikado nga ang sitwasyon ng kanyang gagawin dahil kulang nga sila ng dugo at gusto nga dito ni Zoe na dalhin nga ito sa ospital. Subalit ay hindi naman pumayag itong si Oscar dahil baka daw mahuli sila at bawal nga iyon. Kaya dito na pinilit ni Annalyn na tanggalin nga lahat-lahat ng bala na nakabaon nga dito sa biktima. At nagtagumpay nga ito. Subalit ay ang kapalit nga nito ang mapahamak nga itong si Zoe at ito namang si Dr. Antonio Luke. Dahil nung malaman nga ni Oscar na tila 50-50 na ang buhay at critical nga ng ama naman ni Lisa, dito na nagalit itong si Oscar. Kaya hinila nga niya palabas itong si Zoe at Dr. Antonio Luke dahil tapusin na nga daw niya ito dahil wala naman daw silbi ito namang si Zoe dahil hindi nga ito nagtagumpay na operahan ditong ama ni Lisa sa kanyang takot at nanginig nga ito. Kaya naman sinalo naman ito ni Annalyn Santos. Kaya siya na nga ang gumawa dito at magtiwala nga dito kay Annalyn dahil magaling naman daw ito na doktor. Yan ang saad naman ni Dr. Antonio Luke dito nga kina Lisa at Oscar. Kaya naman, napapayag na rin ito at nagtagumpay nga itong si Annalyn Santos na iligtas nga ang ama ni Lisa. At nang makalabas at makarinig nga ng putok itong ang si Annalyn, dito naman nag-iiyak siya at nagtatanong dito kay Oscar kung ano nga daw ang ginawa niya dito kay Zoe at Dr. Antonio Luke. Kaya dito na umiyak ng husto itong si Annalyn Santos. Samantala, itong si Dr. Tanyag at Linette, dalawa naman sila na nananalangin dito nga na sana raw ay magiging ligtas itong kanilang anak na si Annalyn at Zoe. Dahil hindi naman daw niya ito sinasadya na mangyari nga ang mga ganoon na insidente. Kaya yan ang ating pakatutukan at aabangan kung talagang wala na ba talaga itong si Zoe at itong si Dr. Antonio Luke. Yan lang pong aking karagdagang latest update at marami pong salamat sa inyo lahat.